everyone. So welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jan. At ngayong video guys, dahil sa meron tayo mga inaalaga ang puppies na 3 weeks old na po sila guys, i-deworm na po natin sila. So, pero bago tayo mag-deworm, bago tayo mag-proceed sa video, gusto ko lang po sana magpasalamat sa mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan po, so please support my YouTube channels, subscribe, at hit nyo na rin po guys yung notification bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Ating puppies. So sila po ay mga 3 weeks old puppies. Kung makikita nyo, puro sobrang dilat na yung mga mata nila, and then halos nakakapaglakad na sila. Halos nakakatakbo na nga. Sobrang lilikot, sobrang healthy nila. Kaya ngayong 3 weeks na sila, kailangan na natin silang i-deworm. Deworm guys ng puppies, at least 2 weeks of age. So kailangan ma-deworm yun na sila. Sunod is yung 4 weeks nila, 6 weeks. Then yung susunod po is yung 12 weeks. After ng 12 weeks, every 3 months na po yung deworming nila. So, bakit ba natin kailangan silang i-deworm? Napaka-importante na ma-deworm yung mga puppies. Kasi yung mga puppies na alaga natin, yung iba po talaga dyan is pag pinanganak na, meron na silang bulate. Yung bulate guys, nakukuha nila sa kanilang mother nung pinagbubuntis pa lang sila. Kadalasan na bulate na meron sila is yung... Yun yung mga bulating na mamaik sa tiyan na mga puppies. So kung yung ibang puppies nakikita nyo hindi tumataba, hindi bumibigat yung timbang, or nagtatae, nagsusuka, baka infected sila ng bulate. So hindi lang doon nakukuha ang bulate. So ang bulate guys, kadalasan din, nadededi nila to sa nanay nila. So kung yung mga puppies nyo dumidede, and then hindi nyo nalilinis yung mga dede, hindi nyo nalilinis yung breast ng mommy dog, o kaya yung mommy dog kung saan saan humihiga, nadudumihan, doon minsan nagkakaroon ng bulati yung puppies. So napaka-importante na ma-deworm yung mga alaga nating puppies. Pag-deworm po pala mga ka-dog friends, so meron po tayo mga kakailanganing gamit na napaka-importante. Unang-una guys, yung mga timbangan. Pangalawa, syringe. So ito yung gagamitin kong syringe kasi meron siyang detalyo or details na naaayon sa timbangan. Kasi nakalagay dito, meron siyang 0.1 hanggang 0 hanggang 1 ml. So naayon siya sa timbangan. Pangatlo guys, dapat meron kayong gamot. So nakapili na dapat kayo ng gamot. So itong gamot guys, meron siyang tablet at meron ding syrup. At dahil nga sa puppy pa yung papainumin natin, mas mainam po yung syrup para mas mabilis natin mapainom sa ating mga alagang puppies. Pangapat, dapat meron kayong kwaderno. So dito sa kwaderno guys, isusulat nyo yung mga details na makukuha nyo sa puppies nyo. So napaka-importante, lagyan nyo siya ng date at kung gaano ba kabigat yung puppies nyo para sa susunod na i-deworm nyo ulit yung alaga nyong puppies, makikita nyo kung bumigat ba or hindi yung mga puppies nyo. Po, ayan, dito nyo masusukat kung gano'ng kabigat yung mga puppies nyo. Kasi sa gamot na ibibigay natin, sa isang kilo po nito is equivalent to 1 ml. So, kaya napaka-importante nitong syringe na to kasi dito guys, meron siya mga detail na naaayon sa kiluhan. So, kung 0.5 yung bigat ng tuta mo or yung puppies mo, meron po siyang 0.5. Kung meron naman pong lagpas po na 3/4, so meron din po ritong 0.8. Sa mga bawat guhit na nakikita nyo rito sa timbangan, hanggang 1 kilo, ayan po, makikita nyo rin po dito sa 1 ml. At saka pati yung mga maliliit na guhit, meron din po rito sa 1 ml. Kaya
kung ako sa inyo guys, I suggest po na ito yung gamitin nyo kapag magde-deworm kayo ng puppies kasi para hindi na po kayo mahirapan mag-convert. Ayan po, kitang-kita po na same lang din po. Pangalawa guys, itong gamot guys. So kapag bibili kayo ng gamot, make sure na hindi po expired para maging epektibo po yung gamot. Dito sa gamot guys, ito nabili ko to sa pet shop ng halagang 200 pesos. Ang pangalan po ng gamot is Rintel Embonate Nematocide 4.4 mg ml suspension Atelminitic. So ayan, i-unboxing na rin po natin to para makita nyo kung ano nga ba yung nasa loob. So pag binuksan nyo po siya, una nyo makikita o yung makukuha is meron siyang dropper. So ang dropper guys, hindi ko po siya gagamitin. Ang gagamitin ko po is yung syringe kasi minsan sa dropper hindi mo lahat na ibibigay. May natitira pa na excess. So itatabi po muna natin yan. Next guys, meron kayong makukuhang sticker. So ito guys, sticker, nilalagay po to sa vet record. Kung meron pong vet record yung puppies nyo or meron na kayong vet record na ready, so ito yung ilalagay nyo palatandaan or ididikit sa inyong vet card ng mga puppies nyo. So ito na, Minetocide. Ibig sabihin po nyan, deworming. So meron din po kayong makikitang manual. So itong manual na to, kung ano po yung nakalagay sa box, yan rin po yung nakalagay dito sa manual. Yung formulation, pharmacology, and mechanism, indication, at saka precaution. So dito guys, meron din siya. Formulation, indication, dosage, ayan, deworm animals at single closing, 2, 4, 8, and 12 weeks of age. Repeat deworming every 3 months. No fasting is necessary. So ibig sabihin nito, kahit may hindi naman nire-recommend na i-fasting mo yung puppies mo, okay lang na bagong kain or busog, pwede mo siyang i-deworm. Next natin guys is yung pinaka gamot. Ayan. So dito guys, makikita nyo yung expiration date ng gamot. Ayan. So ganito lang po siya kaliit. Sobrang liit lang niya. Ayan. Tapos yung gamot niya, hindi po totally punong-puno. Siguro mga one half. Nasa ganun siya. So ito po yung ating mga kailangan para ma-deworm natin yung ating mga alagang puppy. So napaka-importante na meron po kayong timbangan at meron po kayong gamot. At dapat alam nyo rin po kung paano mag-convert ng kilo to ml. So ayan po. So ngayon guys, umpisahan na natin yung pagdi-deworm sa ating mga alagang puppies. So ang una nating i-deworm guys ay itong aking alagang female. Ayan po. So itimbang natin kung ng half kilo and one. So, lumagpas siya ng isang guhit. So, kailangan yun din yung ibibigay natin gamot sa ating alagang puppies. Ayan. Ano, 5.1. Okay, pati yung mga 0.1 niya, makukuha mo rito. Merong nakalagay na 0.1 talaga. Okay na tayo dito guys, napainom na natin siya. Ito guys yung second puppies natin. So ito po ay female din. So medyo hyper talaga sila. Malikot. Yung timbang na guys is
saktong 0.5. So, yun din yung ibibigay natin, gamot, sa kanya. Point 5. Natin si Papi Tree na black with color brown. May pagka-choco siya guys. Na mix. Ayan. 0.5 lang po. Nagawa ko guys, ano, unti-unti ko lang yung papagkain mo. Hindi ko pinigula. Ouch! Next natin si Mail Gray. Lala, ang likot. Super likot. Ay, shush. Ang likot to, oh. So, itimbang natin. Ang likot naman niya, grabe. Yan naman. Pagka naman malikot. Oh. Actually, 0.5 din siya. Pagka naman malikot. Ayun na yun. So, unready ko na yung 0.5 niya. Nasa point. Ito na. Ating last puppy na male. Ay, ang likot. Ang likot po niya. Oh, ang likot. Oh. Sobrang likot. Oh. Sobrang likot mo naman. Ano ka ba? Saglit lang. Mga 2 minutes lang. Lugin natin. Ang naman na. Actually, 0.5 siya eh. Oh. 0.5. Puro 0.5. Hirap talaga maging single parents. Ito na yung last puppy natin, male color black. Isa lang yung lumagpas sa kanila ng 5.1, yung female na babae. So, yan guys, ha. Deworm na natin silang lahat. Today's video guys, inaantok na ako. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to guys, so, huwag nyo po sana kalimutan na bigyan ako ng thumbs up.
paki-like po. And then, kung meron po kayong question or suggestion, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa ibaba at mababasa natin yan. Pwede nyo po akong i-follow sa aking FB page. Pwede nyo po akong i-DM doon about sa mga puppies. And then, meron din po akong TikTok account. So, please follow me on my TikTok account. Ipopost ko na lang po rito. Pakihanap na lang din po, John V. Chitsu Pao Family. Ayan. Tapos, kung bago pa lang din po kayo dito sa aking YouTube channel, so please support my YouTube channel at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na rin po guys yung notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel po. So yun lang guys, maraming salamat at see you on my next video update sa aking mga papi. So bye-bye!